Magandang umaga guys, ngayon gagawa tayo ng Vivo Y91. So kung makikita nyo, basag yung screen nya. Yun o, halos magkalahati na. So bago natin umpisahan to, video na to, shoutout muna sa mga kakilala natin. Shoutout kay Jade at saka dito sa asawa ko, kay Dave Rivera. Shoutout din kay Dayan. Shoutout din kay Daniela Martinez. Maraming salamat. Sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment na kayo sa ating video. At syempre, i-follow nyo na rin ang aking Facebook. Ngayon, simulan na natin ang paggawa nito. So, ito yung una. Tanggalin muna natin yung SIM card niya. Tapos, iaangat ko na yung pinaka-back cover niya. Syempre, kailangan dahan-dahanin lang yung pag-angat nito. So, gagamit tayo ng guitar pick. Minsan kasi matigas talaga yung tanggalin to. Pero nakukulangan ako sa ano, kaya kukunan lang yung gagamitin ko. Yan, madalas talaga kuko yung ginagamit ko, kaya minsan madumi yung kuko ko. So normal lang yan sa mga technician. Mas komportable magtanggal gamit yung kuko. So yun nga, tatanggalin na natin yung pinaka tornilyo nito. So ito yung unang tornilyo nya. So tatlo lang po yung tornilyo dyan sa mismong plate. Yan yung dyan nakaipit yung pinaka screen flex nya. So kailangan tanggalin po yan. So yan, tatanggalin ko lang sya, pati yung pinaka fingerprint nya. Ito yun, yan. Tapos tanggalin naman natin yung battery. So hatakin ko lang yan. Tanggalin muna natin yung battery. Hatakin ko lang sya konti. Tapos lalambot na yan, matatanggal na. So yan, papantay lang natin ng konti. So yun, pagtapos itatanggalin na natin yung plastic na nakaharang dito sa flex, at iaangat ko na yung flex ng LCD, tapos ipupush ko yan dito. Yan, so tanggal na yung lumang LCD. So ngayon sa pagkakataong ito, lilinisin ko muna yung mga ito, yung cover niya sa earpiece. Kailangan malinis yan para maganda ang tunog sa taas. Pabrush ko lang siya. Tapos susunod ko ng linisan tong frame niya. Tatanggalin ko yung mga dikit-dikit. So pag nalinis ko yan, ilalagyan ko na siya ng pandikit. At ayun nga, medyo tuyo na yung dikit nito, kaya ipapatong ko na tong bagong LCD. Tatanggalin ko muna yung sa pinakagilid na tape nya. Sa gilid lang yung tatanggalin ko para mandikit ko siya ng maayos. So yan, okay na yun. Yan, tsaka natin ipapatong. Yan, patong ko muna dito sa may bubble wrap para pag nilapag ko hindi siya mabasag, kasi tiles yung aking lamesa. So balik ko lang tong battery. Pagtapos naman yung fingerprint niya, at syempre ibabalik na natin yung lock ng mga flex at yung tatlong tornilyo. So syempre kailangan kompleto yan para in case na mabaksak hindi siya bumaklas. So yan, ganun lang kadali. Babalik ko na yung mga back case niya. So pagtapos nito, ite-testing ko na yung cellphone kung gumagana ay low, but ngayon charge ko muna siya kahit mga ilang minuto. Ayun, kita nyo naman may display na siya.
So ngayon, buksan na natin. Alam ko pwede na yan mag-open kahit 0% pa lang siya. Yung makinis na ang kanyang LCD. Ayan na. Napakakintab. Napakaganda ng LCD. So ngayon, testingin ko na to kung successful. Successful nga. Gumagana lahat ng touch. So hanggang dito na lang. Pakilike naman tong video na to at isubscribe at ifollow mo na rin ako sa aking page. Maraming maraming salamat sa panonood. Kita-kits ulit tayo sa mga susunod na video. Bye-bye!